kahapon, in-interview natin si Darkstar. Si Darkstar, diba? Si Darkstar. Si Dars. Si Godswill. Si Godswill. Si Godswill. In-interview ka. Si Kuya Will. Alam mo ba? Ito, habang bago natin pakilala ang interview natin. Alam mo ba? Ano ba? Nananahimik ako sa isang tabi. Oh, tapos? Nag-general cleaning ako ng kwarto ko. Okay. Ay, andyan. Hindi, sa mga kwarto talaga. Sige. Oh. Tapos, may narinig akong God's Will. Oh. Kala ko si Drake na. Bagong kanta. Pala. Bagong kanta, ano? Drake Star. Hindi pala Dark Star. God's Will. Pero, wala na yan. Wala na pala. Pangit yan. So, ngayon naman, syempre, i-interviewin natin ang captain ng Shook since day one, Sir Mike. The Dragon Breath, the No Toothbrush since yesterday, Sir Mike, mga kaibigan. Ayan. Mike Torres, welcome. Welcome. Glad to be here. Say your name and your age and where are you from? And kasabihan sa buhay. Kasama yun. Para sa mga fans. Ayun, sige. Kasama yun. Ako po si Mike Torres, 18 years old, magna 19 next month. And happy birthday. Ano ba? Saan ka nakatira? Tondo, Manila o Santa Cruz. And ano ang iyong kasabihan? Kasabihan, manners make it man. Ooh. Pero joke lang, hindi kasama sa script yun. Tama. Hindi, nasa Twitter ko yun eh. Okay lang. Pero ang ganda ng kasabihan mo. Saan yan, di ba? Sa Kingsman? Kingsman. Doon ko nakuha yun. Ang ganda ng kasabihan mo, Sir Mike. So, thank you so much. Nandito ka ngayon. Tama. Pero syempre, simulan na natin yung mga itatanong natin kay Sir Mike. JB, ano ba yung unang tanong natin kay Sir Mike dito? Anong feeling na kayo ang bias ni Kuya Nick dito sa ating Civil War Season 6? Hindi na bago eh. Maraming beses na kasi eh. Ang ano lang dyan kasi medyo... Teka, kailan bumayas si Kume? Season 1 pa lang eh, di ba? Season 1 pa lang, 80 pa lang. Ay, di. Shook. Gusto mo interview mo na rin ako? Sobrang maras lang kasi namin noon. Puro kami core. Walang ako, hindi naman ako nagsusupport nun eh. Oh. Hindi rin naman magsupport nun. So, wala talagang nagalaw sa amin. Walang shot caller, wala communication. Ay, tapos mahihain pa nun si Casey. Nun, bago lang pa. Ako sa lupo. Hindi pa walang yaya yung ugali niya. Winawalang yaya ko na siya nun eh. Walang yaya yung ugali. Pero, ayun nga. Hindi, ano yung feeling yung ngayon? Kasi, okay, medyo napipressure. Kasi, alam mo yung ano eh, pag ginanyang ka, natawag dun ulit. Parang ikaw yung ano. I candy. Ikaw yung tinitignan mo. Ikaw yung tinitignan mo. Pero pag hindi mo nagawa, parang sakit. Ang mahirap doon kasi. Ang mahirap kasi doon, hindi sa team yung sisi. Sa akin lang eh. Sa bagay, Captain King. Hindi naman lahat ng laro. Ako ang gagalaw. Tama. Tapos sasabihin, nabuhat ka lang ilang. Support ako. tama. Pero, ayun nga. So, nape-pressure ka. Anong gusto mo? Kasi ano eh, may skill AJ eh. Bago. Grabe mag-Dota eh. Kaso ito ha, si Kuya Nick, ano yan, ang tawag dito, Binsan lang bumayas yan. Kasi ano yan, balimbing yan eh. Bumabayas, sabay babalimbing dun sa kabila. Pupunta kung saan, kung saan malakas. Anong mas gusto mo? Yung nape-pressure ka na sa'yo nakapanig si Kuya Nick or hindi nakapanig sa'yo si Kuya Nick? Hindi nakapanig, may malas din yun eh. May samalas din yun. Ay, kinakapitan kayo! Naku, so naniniwala kang matatalo kayo ngayon? Oh, hindi pa, oh. wala pa yung lupon, wala pa yung bumbong. Betting site pa lang sa CSGO, nasa malas na yun. Ayun. Ah, ganun. May history na pala. Oo. Nanonood ako sa likod dun pag nanonood ng CSGO ng mga bet eh. Dito siya, matatalo siya. Yan. O, Kuya Nick, kilala mo na. Sino naglaglag? Pero ito, Mike. Kasi, kasa ano ngayon, meron kasi ngayon nababalita, meron daw 6 days losing streak. Pero, nagdidikit yun kay Dayan. Na alam natin, pinasa ni Kuya Nick ang malasan niya kay Dayan. Tapos napunta na kay Eaki. So, ngayon, wala nang malas si Kuya Nick. Ano tingin mo? Magcha-champion na kayo ngayon? Wala nang malas yun. Sa inyo na nakakapit. Di par, baka nag-break lang eh. Baka sa amin bumalik. Mahirap sa bagay. Pwede, baka nakablade na. Baka nag-ano, baka nag... Ano lang, one person break. Tapos, balik na tayo dito. Sa bagay. Pero ito, JB. Since syempre, a lot of people nag-expect kasi syempre, yung composition ng ano nila eh. Sino-sino ba sila, di ba? Jap, Guso, Sir Mike, Dan, Jono, Aki. Aki. So, sobrang nalakas din nung... Mahiro pa. Diba? Means. So sobrang lalakas ng hero tuloy. Players. Ng players dito ng shook. So meron ba kayong pressure na yung parang na ano, dahil kayo ngayon mag-expect na magcha-champion dito sa Singapore. Ang dami nag-expect. Sa game. Pressure sa game. Tingin mo. Wala. Hindi mo naman nararamdaman. Kasi, di ba, like nung patalo kami sa Idols,
ang ano to kasi doon, si Guso, mabilis matilt yan pag hindi talaga alam ng kakampi niya ginagawa. Doon game naman na patulo kami, PMA lahat. So wala na pressure, kaya namin to, yun lang nasa isip namin. Hindi namin iniisip yung mga may mga mambabash, mga error, oh. O may mga mali kami magagawa. Ang nasa isip namin dapat may panalo lang namin yung game. So baga, yun naman talaga. Compliment lang, tsaka ano kasi, pag nagkamali kasi kami, sinasabi rin naman namin. So, big sabihin, pag nagkamali ka, next time, possible na hindi mo na siya magawa. Kung baga alam nyo sa sarili. Mabuti yung ganun. Lesson learned agad. Yeah, mabuti yung ganun. So nga, yun nga, dahil syempre, may laban kayo mamaya, Sir Mike. Tama. Ayun na yung ano namin din. Kulang kami sa shot caller. Anong hanggang ngayon? Mo, hanggang ngayon? Hindi. Ngayon, pag kami ni Don maganda. Kasi kami dalawa yung nagsishot ko. Support kayo, no? Sakto pa. Sakto pang support kayo. Tanungan, tapos pag napagkasundon, tara, go tayo. Comment natin yung tatlong bubuwat. Oh. Pero ito, ano sa tingin mo yung, ano, yung advantages nyo as a team? Kumpara sa mga teams ngayong season. Malakas yung COVID namin. May mga chispy kami. Nakita niyo naman, di ba, nung sa Idol Spirits? Oo. Nakuha naman yung Broodmother, yun, binalagbag namin. Broodmother. Oo, sa bagay. May mga chispy kami, ganun na. May mga chispy si Jack. Tsaka ano kami, kumukuha rin kami ng mga heroes na, kunyari, ayun, di gumana yung chispy namin. Matutulungan namin. Nagka-compliment. Yung mga, may assurance, kumbaga. Kung sakaling mag-fail yung chispy nyo, meron pa rin assurance. Nakikita nila, parang sa pera. Kung nakikita nila, 100 lang pera ko. Pero hindi nila alam, may 100 pa ako sa bulsa. Ah, okay. Kumbaga, best example. Best example nga yun. Pero, eto Mike ah. Ano kasi, yung, anong tawag dito, yung team nyo, ano yun? Parang, puro core. Sabi nung iba. Sabi nung puro iba? Core. Hindi naman. Ang sabi nung iba, yun. Oh. Eh, siyempre, yun, alam nung iba. Anong masasabi mo dun sa mga nagsasabing ganun? Hindi naman, pero kasi yun eh. Narinig ko na rin to sa mga pro players ah. Pag core ka daw kasi, tapos nag-support ka, alam mo yung kakailangan rin ng core mo. Yeah, actually, that's true. Totoo yun. Minsan mas gusto ko mag-pause, kasi ako, syempre, talagang natural na carry na ako since Dota 1 pa lang eh. So, parang minsan gusto ko mag-support kasi alam ko kung ano yung mga kaya kailangan. Ko i-provide sa carry ko eh. So, feeling ko tama naman yung sinabi. Tsaka sa mga nagko-core kasi yung maganda dyan, hanapin nyo kung ano ba yung gusto nyo, patay o yung ano talaga, yung bakbakan. Kasi pag bakbakan ka, pwede kang mag-support eh. Katulad ako, ay gusto kong bakbakan, hindi yung patay. Ayun, guard spirit ako. Kasi nakakatamad mag-farm eh. Di ba? Yun yung thoughts nung... Tapos ang ano dun, may pressure pa pag di mo nabuhot. Ay, naku. Tama. Asa yan. Pero, ayun nga, eh, ano nga bang masasabi mo? Na? Sa mga players mo mamaya. Nalalaro sa ating bakbakan. Versus 150B. Versus 150B. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Message mo sa mga tropa? Good luck sa inyo, boys. Mga aking mga kababata, mga... Ah, paano ba? Pag commander ano ba yun sa baba? Basta yung mga atabs. O mga atabs ko dyan. Underlings. Isiyan nyo lang, enjoy lang. Ayun, ayun yung lagi yung sinasabi. Enjoy the game. No pressure. Kung matalo, okay lang yan. Hindi naman... Kung manalo, edi happy. Hindi naman tayo mamamatay pag natalo tayo. So, goods lang yan. Nasa akin naman ang sisi, wala naman sa inyo. Goods lang. Go lang. At least ano siya, responsible na responsible captain. Responsible captain. Diba nakikita natin si Sir Mike yun? Parang hindi niya... inilalagay yung pressure sa mga kakampi niya. Inilalagay niya lang sa sarili niya. Sa ati aking ayaw maglaro. Oh. Sabi niya kasi parang dinadrag ko yung team. Ganyan sinasabi niya. Ayaw, kagabi. Kasi kagabi, usapan. Wala siya doon. Hindi siya makarelate. Sila, mga nagiinom. Ako nag-aaral. Tapos paglabas ko, si Aki tsaka si Jono magkatabi. Nagduduel. Tapos nagduduel, nadidinig ko. Ayoko lumaro eh, kasi ano, parang nadidrag down ko. Tapos niyari ko, heart-to-heart talk ng suk-suk-suk ah. Tapos, ayun pala, di ba? Parang naging ano sila, ang tawag dito, ibig sabihin, nagbibigayan talaga sila ng thoughts kahit outside ng game. That's good. Tsaka ano rin kasi, pag ito, sasabihin ko sa'yo pag inaasar si ate, yung marinig mong post-por ng Rangers, asar na yun kasi napipressure nga siya. Inaasar siya na yung post-por ng Rangers, parang ano naman yun. Ayun yung inaasar sa kanya sa baba, kasi hindi ka nabababa eh. Yun lang. Hindi niya ko asahan sa inuman kasi. Hindi, kahit dun lang sa prod, ang daming... Ano lang, tambay-tambay ng pahangin lang. Si ano, si Aki, dun siya madalas. Kaya madalas namin siyang napagtitripan dun sa may baba. Pero, ayun nga, Mike. Ano naman masasabi niya sa kalaban niya na mamaya? Ayaw nga, 150B. Kasi kahapon, ang ganda ng laban lagi give sa best. Golem. Give your best. Kasi, mas okay matalo ng best yung ginagamit ng kalaban, hindi yung... Half-ass lang. Half-ass shit lang eh. Ganda naman mga kasabihan ni Sir Mike. Actually, gusto ko yung mga kasabihan ni Sir Mike eh. Kaka-anime niya yan eh. Pagpalawak na kanon, vocabulary. May mga magaganda pa rin talagang matututunan sa anime. Totoo. Anime. Ito, anime fangirl din to eh. Oh, yan. Mamamatay si Eren. Ere?
Pero yun nga, quick shoutouts sa fans ng Shok. Shoutout para sa mga sumusuporta sa amin dyan since 8D. Ano ba? Mahal namin kayo at sana hindi kayo magpatuloy na sumuporta sa Shok dahil para tayong ano, Uncrowned Kings. Kukunin pero, natin ng corona susunod. Tama. Ay, trophy pala. Ano? Sana makukuha na. Jersey. Ayun, sa mga naghanap pala, ayun, sa mga gusto pala sumuporta sa Civil War, sa mga gusto nyo supporta na team, alam nyo na, The Armory. Tignan nyo yung Lupon merch namin dun na Civil War. And kung may, syempre, may specific kayo sinusuportahan, pwede nyo puntaan yung page nila dahil may mga discount code sila dun. Yes. Napakagaling naman promote ni Sir Mike. Kasta. So, yun nga. Thank you so much, Sir Mike. Salamat. At least na nakilala natin si Sir Mike as a captain, as a player. Teka lang, dito ka muna. Ba't palis? Sir Mike. Sabi mo, gumano eh. Nagtanong ako kung pwede rin. Gumano ko eh. Relax. Manggalang naman itong batang to eh, no? Hindi, ito magalang talaga si Sir Mike kahit off-stream. Mukha lang 20 plus 18 lang ako. Kahit off-stream. So, yun nga. Thank you so much, Sir Mike. At least nakilala ka namin as a captain ng Shuk-Shuk, as a player ng Shuk-Shuk, tsaka yung mga kasabihan mo. Na, guys, alam nyo na ako may kasabihan kayo. Sabi lang kayo kay Sir Mike, magtanong lang kayo kay Sir Mike, anong pwedeng moto natin dyan in anong, life? Anong pwedeng i-GM mamaya? Anong pwedeng i-GM send to all later? Oh. So, tanong lang kayo kay Sir Mike. So, again, thank you so much. So, abangan nyo yung laro mamaya ng Shuk-Shuk. Versus 150B, pero before yung Shuk-Shuk versus 150B, syempre may malaro rin ang Pathetic Cheaters versus Idol Spirit. Oo nga, pala idol ko na, no? Ay, bagay sa'yo yung green. Oo nga eh. Idol yan, idol. So, that's it for today's Tamang Usapan. Yeah.